Yan, magandang araw po ulit mga kapalmer. Tayo po ay magtitimpla ng gatas o yung pasteur milk. Kulo lang tayo na kaunting tubig. Kailangan po kasi bagong kulo. Talagang mainit na mainit. Yan, bali ito po yung pasteur milk mga kapalmer para po sa inyong alaman. Yan, may baboy po na nakadrawing. Ang timbang po nito ay kalahating kilo o 500 grams. Ayan, makikita nyo naman po sa ano total weight na nakasulat. Kalahating kilo. Ayan, bali yan po ay 165 ang aking bili. Depende po sa tindahan. Meron po minsan 150 lang yan. Ayan, at hanapin nyo rin yung expiration niya. Nakasulat dyan. Ayan, September 2026. Baka kasi mamaya ay expire na. Ay baka humagtae ang ating mga kambing. Ako po ay magbubudbud lamang na hanggang 1/4 na dami ng gatas. O baka nga po wala pang 1/4. Para ano lang. Mabilis lang ding matunaw. Every 6 hours ang ating pagpapadede. Tapos lalagyan na po natin ito ng mainit na tubig. Yun po ang ating pinakulo. So bakit po kailangan mainit na mainit mga farmer? Yun po ay para hindi po magtae ang ating mga alaga na kambing. Saka po natin babantuan ng tubig na hindi mainit pagka natunaw na natin. Ayan, so nausok-usok pa po. Ayan, next po natin yung hindi mainit. Hanggang sa maabot niya yung sukat na inyong gusto. Ako po hindi ko po pinupuno dahil masyado namang marami para sa isang kambing. Lumampas lang ito na kalahati. Yung dami niya. Tsaka mawawala na ng lasa pag masyadong puno yung gatas. Yan, so okay na po yan mga kaparmer. Ganda ang araw. Ngayon po ay Chinese New Year kaya wala akong pasok. Tayo po ay ano ngayon, papadede naman ang kambing. Pinakita ko naman sa inyo yung pagpapa ano kanina, yung pagtitimpla. So tayo po ay gumamit ng mainit na tubig. Talagang mainit na mainit. Saka ho natin binantuan ng hindi mainit. Yan. So, andito ho yung kambing. Ang padidedihin ko po ay yung bagong anak. Abali, ano po ito? 2 weeks na ngayon. Yan po yung ating padidedihin. Dahil medyo pumapayat siya dahil yung kanyang inahay na itamad hong magpadede. Tingnan nyo. Ngayon. Yan, yan po siya. Mga farmer. So, hindi ko muna ako lalapit. Antay muna natin siya matapos. Ano siya magpadede, hindi siya kagaya ng ibang inahe na matagal magpadede. Ito, saglit lang. So, hindi muna tayo lalapit dahil maabala, sayang. Malaking bagay yan pag nakakadede sa inahe. So, yun po, tapos na, ano, segundo lang yung pagpapadede niya. Kaya yung kambing, yung anak niya, mabilis namang tumaas, mabilis pong lumaki. Pero, payat, ayan, kita nyo naman. Eh. Yan, padede na natin siya. Kilala na niya yung ano eh, yung dede. Ah, ito po. Eh. Kilala na po niya oh. Ayun. Sa nakita niya may hawak akong tsupo, lalapit na agad siya. So, ang pagpapadede ko nga pala nito, mga kaparmer, ay every 6 hours po. Pwede rin kada 4 na oras. Para mas maganda, mas busog na busog yung kambing. Hindi ko masyadong pinupuno yung dedehan niya. Tamang ano lang. Lumampas lang sa kalahati. Ano kasi siya, pagka yung hawak siya, yan, nauubos niya. Gusto niya, susubo talaga sa kanya ng maigi. Yan. Malakas pong dumi dito.
kailangan talaga siyang padede, gawa ng pag hindi siya napadede, kulang, mababansot ang kambing. Sayang, malahi pa naman tong kambing na to. Kaunti na. Kaunti na. Kawawa naman. Ito po siya. Meron siyang item dito sa braso. Balahibo din. Kita nyo po. Ayan. Butanging dun lang sa parting yun. At yung iba niyang balahibo ay puro brown. Ayan. Medyo pumayat siya. Pero yung taas niya at yung haba ng katawan niya ay mabilis pa rin. Ayan. Ito po ay 2 weeks old, mga kaparmer. Ayan. Napakalahi din naman. Babalik na natin siya sa kanyang inahi. Ay, ako. Yan po siya. Eh. Me. Yan. So sa ayaw at sa gusto natin, eh, kailangan po nating magpadede. Yan, hindi pa niya naubos. Pero kunti na lang naman to. Ang bagay na yun. Hanggang dito yung kanina. Sa 25 ml. Yan. Kaya hindi ko pinupuno. Gawa ng pang masayang lang. Yan. So kailangan natin siyang padidihin dahil sayang, mababansot. Yung inahin niya ay medyo tamad magpadede. Pero magatas yun dahil naturuan ko naman siya ng pagpagatas. Talagang tamad lang siya magpadede. Meron po talagang ganun. Kapag tamad magpadede ay kita-kita yan sa katawan ng kambing. Pwedeng mabansot ang kambing. So ang kailangan natin gawin ka farmer ay padedehin natin at kailangan natin bumili ng poster milk. Ang poster milk ay nakakahalaga nga po pala ng 165 dito sa amin. Pero meron ako nabibilhan dati na 150. So baka tumaas na ngayon. Hindi ko lang alam, depende sa tindahan. Na mas maganda poster milk kaysa dun sa pangtao, kagaya ng Bear Brand. Ayan, poster milk ang ating gamit. So ito, kapag ka ito mga palaka farmer, yung mag-inang iyan, pagka ito ay gumanda-ganda ay baka palitan ko na yung inahina yan. Kasi medyo maedad na. Ano, lola na yan. Yan yung inahin ng mga iba ko pang inahin. Tsaka medyo ano siya, mapili na siya sa pagkain. Malaking inahin din kahit native. Hirap ding hilahin. Tamad na siya magkikilos. Siguro may masama pa ang kanyang pakiramdam. At saka pansin ko may hanggang ngayon may lumalabas pa rin sa kanyang likodan, sa kanyang ari na mga konti-konting dugo. Pero yun naman ay normal sa mga bagong anak na kambing. 2 weeks old yung kambing na yun. So baka 2 months to, baka ibenta na siguro yung mag-inang ito para mapalitan na ng medyo bata na kambing. Ayan siya. Medyo mailap yung anak. Hindi kasi sanay na nahawakan. Pero pag nakita naman niya na may gatas, yan, lumalapit naman siya. Ito, ipaubos ko na ito dun sa isa pa naming kambing. Yung 2 months old. So ayan, lipat naman tayo dito sa iba pang mga anak. Mga 2 months old na ito. Ayan, ito po yung matakaw ng gatas. Itong kulay gatas na ito. Haba na rin ang tenga. Pero kita mo yung medyo may pagka-native pa rin sila.
Ayan. So ito pong nasa gitna, ayan yung pinakamalahi. Yung brown na yun. Ito naman yung aking barako ngayon. Nasa 40 kilos na yan. Ayan. Ito po yung kanyang halos kamukha. Kulay. Nagkaroon lang ng puti sa ulo. Siya yung pinakamalaki sa tatlo. Nasa ano na to mga farmer, siguro dahil sa 12 kilos na to, kasi nung tinimbang ito nung nakaraan ay hindi na kinaya nung aming yung timbangan na 10 kilo ang capacity. Tumampas na siya. Ito nasa 8 kilo na siguro itong isang to. Nung tinimbang ko to ay nasa 6 na kilo. Pareha sila nung isa niyang kapatid. Ayan. Matakaw ng gatas ito. Ito naman yung aming native na inahin. Mga isang buwan pa ay maglalandi na ulit ito. Ang kanyang feeds di ba naubos? Mga native lamang ang aking inahin mga farmer. Napakabilis ng panahon, ang bilis ng paglaki ng mga alaga nating hayop. Nasa 40 kilos na to. Lalo na kung medyo tataba pa. Nanliit yung aso namin. Napakalikot lang niya. Hindi pwede yung basta-basta didikit kasi biglang nanunuwag. Ito nga pala siya, no? Maliit pa mga farmer, batang-bata pa, 6 months pa lamang siya dyan. Ngayon ay mahigit na siyang 1 taon. Almost 2 years old na nga yata itong kambing na to. And kung kayo ay magkakambing, mag-invest kayo sa ano, barako. Kahit medyo tagalugin ang inyong inahin, okay lang yun. Malaga malahian ang barako. Na mas maganda ang lahi. Para mas mabilis lumaki. Ganda ng katawan. So yun lang mga farmer, update natin sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ating tatlong bakling, malapit-lapit na yan. Mga 1 buwan na lang, 3 months na sila. So itatanong ko pa dun sa aking kakilala, sa aking katrabaho, kung kailan magandang ibenta ang ganyang bakling. Para mapalitan natin ang pagdagang inahin. Kahit papano, magdadagdag tayo ng inahin. At mapalitan na nga yung isa naming matandang inahin dahil hirap na siyang magagalaw at pihika na ang kumain. Ayan. So hanggang dito na lamang mga farmer. Maraming salamat sa inyong oras. Ano, tandaan nyo lang ha, yung pagpapadede nga pala ng posture milk, kailangan mainit na mainit yun para hindi magtatay ang ating kambing. Ayan, happy farming po. Ingat po kayo at God bless po sa ating lahat.